Morning po, mga kapusyon. Magandang umaga po dito po sa Middle East po. Umaga ngayon, time check po tayo is around na almost 5 a.m. na po. Actually, kaya maaga kami ngayon kasi nagpagkasunduan po mga kapatiran na pupunta po kami sa isang lugar po doon sa lake for fishing po this morning po. At saka napaaga din kami dahil ayaw namin masunog sa araw talaga kasi last time nasunog kami sa araw, sobrang init na. So ngayon ang pinaka-target lang namin from umaga mga 5 or until 10 uuwi na po kami. So darating po kami doon mga around after 30 minutes po. So update ko lang naman po kayo. Maraming salamat po at mega shoutout po sa aking family dyan po nasa Pilipinas. Nagbabakasyon po sila. Si Kuya Isis. At saka siya ni JR po. Good morning. Mega shoutout po sa inyo dyan. Miss ko na po kayo. Pupunta po kami ngayon sa fishing doon sa Lake Park dati. Saka meron kaming na-discover bagong location po na medyo mas malawak. Okay. So yun lang po. I-update namin kayo. Aalis kami ngayon mga around 5 a.m. past. Mga ganun siguro. So inihintay ko lang yung kasamahan namin. Pababa na rin po sila. So stay tuned po. Hanggang mamaya, kita-kita po ulit tayo doon sa disyerto po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. What's up po mga Kapusyon? Update po tayo. Dumating na po kami sa location po na target, tina-target namin. Nandito na po kami ngayon. At sa nagre-ready po kami sa mga gamit namin para magsimula kami. Magbe-breakfast lang po muna kami. At sa tutuloy namin yung ano namin, yung pag-fishing. Naka-ready na yung ito yung mga ano ko. Ito yung gagamitin namin mga fishing rod. Dito si Ipas. Yun. Hello mga Kapusyon. Blessed morning. Welcome po muli. Nandito na naman tayo. At saka sila si Kaputol. Wala si Kaputol eh. Andito, breakfast lang kami. Andito si Kajoyful. Kasama ulit natin si Kajoyful po. Magandang umaga. Okay, good morning po. Nagre-ready lang po kami. Magpipishing na po kami. At para hindi gaano mainit. Tara, diretso-diretso na kami. Okay, itong bagong ano, ipakita ko sa inyo. Ay, pinakita pala na natin last time. So, bumalik kami. Halos malawak to hanggang doon sa dulo. Mga Kapusyon yung mamaya ipakita ko doon. Doon talaga siya. Masyadong malayo talaga yung or malawak yung ano niya. Update tayo, Kapusyon. Ang laki na kuwang tilapia, oh. Tingnan nyo. Sobrang isang lapat ni Pas. Grabe, oh. Yan. Sobrang laki. Actually, madami na kaming nahuli, maliliit. Pero ito yung actually pinakamalaki. Ito yung lolo. Oh, lolo ata ito eh. Oo. Hanapin natin ang Paris para parang dalawa ng sweet and sour. Yun. Galing. Praise God. Ganyan din yung sa Kuya Paul? Ang BS natin, no? Nakakuha din si Kuya Paul kanina, kaso na nahulog eh. Oh, it's really big. See? So kumakain na sila. Praise God. Thanks Lord. Amen. Yun, ito yung mga nahuli namin. Update namin kayo, oh. Dami na rin actually kami nahuli. Yun. Ayan. Dami na. Ito pa, nahuli pa ako. Ito, isa medyo maliit. Ayan po, si mga Kapusyon, nakakuha po si Kuya Enan. Nang halos mga last hour na kami, ay nakakuha siya, isang tilapia po na medyo medium yung size. Pa, ano masaya po yan? Ayan po. So what's up po mga Kapusyon,
update namin kayo. Hindi ko na po actually nasa bahay na po kami, kakarating lang po. Hindi ko na po pina-update, dinodocument lahat po ng mga pangyayari kanina except yung few footage po nakuha namin yung sa isda po, sa nakuha ni Pas Roland, si Kuya Eman din po nakuha, tsaka yung mga ibang footage namin. Kasi sobrang init. Sobrang init dun sa disyerto. At saka kahit yung pag-uwi namin, hindi na kami talaga gaano naka-document. Even ako mismo, kasi sobrang init. Pinapawisan na kami, nauuwaw na kami. Kasi alam mo, pagka dito sa disyerto, kasi during summer, grabe, sobrang init. Umaabot dito ng more than 50 talaga degree yung init talaga. Yung mga kotse minsan ay yung mga plastic na yuyupi talaga sa init. So grabe, kahit kanina, papasok pa lang actually yung summer. Kaya hindi ko na talaga na-videoed kasi sobrang init na talaga. Nakakauhaw, nakakahina po pagka sobrang init. Okay, so ganito lang po. Dito po muna natatapos yung ano natin, yung vlog, short vlog lang po. Try actually namin kasi akala namin hindi pag-ano talaga sobrang init. Pero mainit na talaga mga ka-fusion. Kaya umuwi na rin kami, dumating kami doon. Hindi ko na na-update yung oras. Mga 30 minutes max, 40 halos na nakadating kami doon. So mga 11. Tapos nag-breakfast lang kami. Yun nga, after breakfast konti, yun, nag-start na kami mag-fishing. Nakahuli kami medyo mga maliliit yung mga nahuli namin. May nakuha si Kuya Paul na malaki rin, pero nahulog. Hindi kaano siguro nakapitan talaga siya. So, nahulog siya. Pero si Kuya Paz, nakakuha yung malaki talaga siyang ano, mga tilapia din, mga sobrang isang ano ng palad. So nakakuha kami. Tsaka mga marami pa actually yung mga malalaki din, konti nakuha. Siguro ang daming mga maliliit na kuha namin, mga umaabot ata siguro si Kuya Paul nakakuha siya mga 20 ata mahigit sa mga maliliit. Yung iba pinapakawalan na lang namin kasi sayang. Hindi na namin talaga dinala kasi hindi naman din kasi mga ganito lang din kaliliit yung mga ano niya, yung mga isda, kaya pinapakawalan na lang namin. Hindi ko na na-document kasi sobrang init nga talaga. At saka yung mga iba malalaki din. So, mga nahuli din namin, mga nasa 20 din siguro. Umabot din ng 20 yung ibig sabihin na dinala namin. Actually, ang daming mga isda ron. Makikita namin mga malalaki yung mga hito. Grabe, ang lalaki. Yung sinasabi ko sa inyo dati na mga 5 kilo, meron talaga aabot nakikita namin. Kaso, hindi namin alam kung ano yung pain eksakto na kinakain nila. Kasi yung ginawa naming pain doon, ano siya, puso ng manok at saka yung balon-balunan, yung t-shirt po, yun yung ginawa namin. Kasi ang hirap maghanap dito ng bulati sa Middle East, hindi namin alam. Except yung mga kasamahan din namin mga Pilipino roon. Nakaano sila ng mga bulati, malalaking na lagi silang nakakuha ng bulati sa ano din nila, sa farm din nila na nakakuha yun. Opo. So sa wrap, yun lang po yung madaling wrap po sa ano natin, overall sa vlog natin today. Asensya na po, hindi ko na document talaga lahat, so baka next time po baka lalabas kami kung halimbawa man lalabas na po dito. So yun lang po, maraming salamat. Again, WhatsApp po sa shout out po sa family ko diyan sa Pilipinas, sila Kuya Isaiah, si Isaac po, si Honey, nandiyan po sila, nag-spend ng bakasyon. Hopefully see you soon po. Hopefully makakakung hindi na po la lockdown, especially situation kasi medyo off and on po yung situation natin ngayon sa pandemya. So but ang plano ko by May siguro, God willing po, makakarating din ako diyan po. Papalain ng Panginoon. So, yun lang muna mga ka-fusion. Ingat kayo dyan sa mga ano ko, sa mga anak ko at saka sa asawa ko dyan sa Pilipinas, si JR po. So, ingat kayo dyan. Namimiss ko na kayo. Sana kasama namin kayo doon sa ano namin. So, but anyhow, maraming salamat ulit sa mga viewers natin sa pagsusubaybayan lagi. So, hindi ko na nahahabaan kasi sobrang init. Maliligo lang din po ako.
At saka matulog, kulang kami sa tulog kasi madaling araw kami kanina lumabas. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga ka-Fusion. Ingat po kayo lagi dyan at stay safe sa mga nangyayari ngayon sa pandemya at huwag masyadong madismaya kasi ganun talaga, nangyayari talaga yan. All we have to do is to trust God at saka hayaan natin na siya po yung gumalaw habang din po tayo lang ay sumusunod kung ano lang po yung inaalaw sa buhay natin. So maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.